Indonesia, di lahat. Ngayon, ay meron tayong gagawing kakaiba na naman. Kadalasan ginagawa ng mga ibang mga vlogger na yung ano, yung tawag doon, put the fingers down. Pero bago yan, kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe the notification bell para ma-update ka sa aking mga video. So ngayon, bago natin sisimulan ay meron akong ano dito, kakainin. Pang ano ba, pang dinner. Meron akong pizza. At saka meron akong milk with tea. Ito yung kadalasan kong iinom, milk with tea. Kasi wala naman kaming coffee, kaya tea na lang po yung ginagamit ko. Mag-put the fingers down tayo. Gawin kong pointy fingers down ay, bali, yung nakaraan ko po, yung ako'y nag-aaral pa ng high school. So, balikan natin yung mga nakaraan ko, para naman, may ano din kayo ba? May punting nalalaman sa akin. Yan. So, kung bago natin sagutin yun, kakain muna tayo. Malamig na. Bali, ito na yung dinner ko. Hands up na tayo. Sisimulan na natin yung put the fingers down, okay? Ayan na. First na tanong, o unang katanungan tungkol sa aking karanasan nung... ito po mga katanungan ito. Ito po yung mga, karanasan ko po nung ako'y nag-aaral ko ng high school. So, ito na. Ang unang katanungan, put the fingers down kung naranasan ko na bang mabagsak ng aking subject or ng aking grado. So, sa totoo lang po ay... Opo, nabagsak po ako. Yung PE. Kasi nga po, may activity kaming gagawin. Hindi ako sumali. Tapos yung teacher ko sabi niya sa akin, punta ka na dun. Sali ka kasi, bali, third reading ito. Kung ayaw mo sasali, sige ka, mababagsak ka talaga. So, syempre, dahil meron tayong katigasan ng ulo, dahil mapabarkada, kaya yun, hindi ko pinasok. Pero isang bisis lang naman yun. Galit talaga yung teacher ko kasi nga, hindi nga ako pumasok. Hindi ako nag-attend ng PE. Kaya yun, siguro sa sobrang galit niya, binagsak niya ako, yun. Kaya na, nung makita ko nung tinignan ko na po yung card ko, alo, si Binti po. Si Binti po yung binigay sa akin, kaloka. Sabi ko, ma'am, para yun lang, isang bisis lang ako hindi nag-attend, binagsak mo na ako, sabi niya. Eh, di ba sinabi ko sa'yo na mag-attend ka, palagi ka na lang hindi nagpumapasok, palagi ka na lang bakada-bakada, yung gano'n. So yun, sabi ko sa kanya, sige na ma'am, mahawa ka naman. Sa lahat ng subject ko, ito lang nabagsak ko, PE pa talaga. Kaya yun, binigyan niya ako ng special project. At saka yun, buti na lang. Siguro, naawa din siya dahil paawa ite. Yun, nakapasa ako. Nagpasa ako ng project at saka, yun, binigyan niya ako ng 80. Oh, di ba? Next question na tayo. Sa dating just doon, kung nakaranas na ba ako na mag-dibo? Hindi talaga. Hindi ako nakapag-dibo. Kasi, nung kapanahonan ko po, sobrang hirap po talaga namin. Hindi ko talaga naranasan ang mag-dibo. Nahirap talaga kami sa buhay. Yung nanay ko, labandera lang. Tapos yung tatay ko naman, extra-extra lang po siya nung sa construction. Minsan, pumunta sa bukid, nagmamining. Pag-uwi, walang pera. May pera naman. Nasa 500, 1,000. Oh, kasya ba yun? Ang dami-dami kaya namin. Bali, pito po kaming magkakapatid. Yung isa, pumunta na siya sa ibang lugar kasi natatrabaho na siya. So, anim na lang kami nasa bahay. Ang dami-dami namin. Ultimo pagkain namin, nahihirapan kami pang dibu-dibu pa. Yun lang. Nagpansit. May soft drinks. At saka, ihaw ng manok. Yun lang po. Hindi po talaga ako nakaranas ng dibu. Yun. So, next question. Put the fingers down kung nakaranas na ba ako ng maging working student. Yun. Yes, nakaranas po ako. Mula elementary hanggang high school, hanggang nag-aral po ako ng 2 years course. 2 years course lang po talaga ang natapos ko. Computer Hardware Servicing.
So, yun, yun nga lang, nakapagtapos ako, pero hindi ko po siya nagamit. Kasi nga, nagtatrabaho ako dati kasi nagtatrabaho. Pagka-graduate ko po na, pagkatapos ko po ng 2 years course, nakapag-UGT naman, pero pagkatapos nun, hindi na kasi nga, napunta ako ng sa Buanga City, doon ako nagtatrabaho bilang sales lady. Yun. Next. Put the fingers down kung nakaranas na ba ako ng magnobyo nung panahon nag-aaral pa ako. No. Okay. hindi po ako nagnobyo, hindi ko po na-try yun. Nakatry pa ako magnobyo nung nagtatrabaho na po ako. Kasi nga po, nung nag-aaral ako, focus po talaga ako sa pag-aaral ko. Kasi nga, gusto ko po talaga makatulong sa mga magulang ko. Gusto ko kahit makapagtapos man lang ako ng, hindi man lang as in pang professional, at least may natapos, tapos makapagtrabaho, makatulong na ako sa mga magulang ko, kahit konti lang. Yun, kaya hindi po talaga ako nagnobyo-nobyo. Hindi ko talaga siya na-try. Kaya focus po talaga ako sa pag-aaral ko. Yun. Put the fingers down kung nakaranas na ba ako ng pumasok sa school lang hindi man lang nakakain at walang baon. Walang baon na pera. Yun, naranasan ko na po yun. Yung pumasok na walang kain, wala pang baon na pera. Sa panahon na yun, talagang, alam mo yun, mayroon talagang time na hirap talaga kami. Makakain lang kami pag siguro 2 times a day. Kasi nga, yung trabaho yung nanay ko, labandira lang, tapos ang dami-dami pa namin. Meron nga kami isang kapatid na andoon lang sa lola ko. Siya, yung doon na doon siya pinatira ng lola ko kasi nga, hirap po talaga kami sa buhay. Kaya minsan, pumapasok ako sa school nang hindi kumakain, umagahan, hindi talaga po, hindi makakain kasi nga, walang maihahay. Makakain kami nang pag-uwi na sa lunch at sa gabi. Minsan, may binibigyan ng pera sa akin yung nanay ko, 10 piso, 5 piso. Alam niyo po yung 10 piso, 5 piso, hindi ko po yan siya pwedeng ubusin sa isang araw. Minsan, kung 10 piso man, mag-iwan talaga ako ng 5 piso para pagka kinabukasan, may baon ako. Alam mo, dati kasi, medyo yung 5 piso dati, makabili-bili ka pa ng kahit isang pirasong pang-snack ng pagkain. O, yung 5 piso, may mabibili ka pa nun. Tsaka pa rin, partneran mo na lang po ng ice water o kaya yung juice na, dati yung gawang juice na sa ano lang, tinitimplang juice, yung mga ganun. Yun, naranasan ko din yun. Talagang, hindi talaga basta-basta mag-aral na yung mga magulang mo ay hirap talaga sa buhay. Yung may kita man lang, yun, magkasya lang sa pagkain namin. Yun, pero tawa ng Diyos, nakasurvive naman. Yun. Next, put the fingers down kung nakaranas na ba ako ng mawala ng mahal sa buhay nung panahong nag-aaral pa ako. Yes, of course, naranasan ko na po yun. Nung high school po ako, yung kuya ko po, may sakit siya. Kasi nga po dati nagtatrabaho siya. Tapos, yung mahilig kasi siya mag-inom. Yung parang, kapag nagtatagay na yung mga nakakalasing na, ano, iinumin. Kahit po walang kain, kahit buong magdamag yan mula umaga hanggang gabi, kaya po yan ang kuya ko. Kaya lang po, hindi niya na-survive kasi nga, napitlan po yung atay niya. Siguro, malala na yun. Yun, pag-admit kami, hindi na po siya na-admit kasi nga po sa kawalan din ng pera. Kaya alam mo yun, kasi dati nagtatrabaho siya sa ibang lugar, pag-uwi niya sa amin, grabe na po talaga siya. Pag-uwi niya sa amin, mga ilang araw lang siya, yun, binawi na po na siya ng buhay. At saka nung, ano po, high school ako noon. Tapos, mas worse pa noon, dati, nung nag-aaral po ako ng 2 years course, syempre, nag-working ako sa ibang lugar. Yun po, yung mama ko naman po yung mawala. Bali, nung first year college ako, yun, sa 2 years course ko na yun. Tapos, ano, kasi yung mama ko, ano siya, kasi dati na may bunso kami yung kapatid na ano kasi siya eh. Sabi kasi ng doktor sa kanya, nung sikat to the last na pag-anak niya sa kapatid ko, sinabihan po kasi siya na bawal na po siyang mag-anak. Kasi nga po daw yung matres, babang-baba na. Tapos, wala ba yun? Yung sa, ano? Yung sa baby, kung saan yung, ano yung baby? Namang tawag doon sa amin, sa Bisaya is, inunlan. Nani? Umaywa. Ano yun eh? Kailangan pag malabas yung bata, kailangan sunod din siyang lumabas para maging okay na yung nanay. Pero yung sa nanay ko po, hindi po talaga lumabas. Kailangan pa siyang lukutin doon sa loob. Yun. Kaya, nahimurin siya. Pero, nung nakuha, okay naman siya. Pero, talagang, hindi lang niya kinaya mga, dumating lang mga ilang buwan lang, nung ganun. Siguro, madami na din kasi sakit yung nanay ko, complicated. Kaya yun, siguro nagkasabay-sabay na yung sakit niya. Meron din siyang UTI, kaya yun. Hindi lang niya nakayanan, kaya yun. Nagpala na siya sa mundo. Yes. The fingers down kung nakaranas na ba ako ng makaakyat ng stage dahil may award. Yes! Yes po, nakaranas po ako. Nung elementary, siguro favorite ako ng mga teachers ko. Pero yung mga ano lang, yung mga award lang na mga
most intelligent. Yun talaga, mula grade 2 hanggang nag-graduate ako ng elementary, hindi po talaga yan nawala sa akin. Ang aking nare-receive ko is most intelligent. Yan, hindi po talaga yan nawala sa akin. Tsaka meron pa yung iba, yung mga most MPLA, yung mga ganyan. Dahil diba sa marami, ang hindi ko lang makakalimutan yung most intelligent, meron talaga ako yan. O, diba? Parang true. Yun. Tsaka, dati po, pag naka-award ako ng mga ganyan, hindi man honors or medals, hindi man. Yung mga, ano lang, most-most. Yung dati, uso pa yan eh, yung mga most-most. Yun, yung nanay ko, siya po ang palagi umakyat ng stage kasi katabi niya sa akin. Kahit ganun lang po ang award ko, proud na proud po sa akin ang nanay ko. So, next. Put the fingers down kung nakaranas na ba ako ng sali sa mga activities sa school. Yes! Nakasali po ako. Dati, elementary, kumakanta ako. Pero isang basis lang. Kinakanta ko ng teacher ko yun isang basis. Kasi, alam niyo yung may magulang ka. Kapag may gusto kang gawin, may sumusuporta sa'yo. Kasi dati po, kumakanta po ako. Tapos, yung nanay ko po, very supportive po talaga yun sa akin. Okay, next question. Put the fingers down kung nakaranas na ba ako ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa ko, kaklase, or kaibigan. Yeah! Hindi po talaga yan mawawala sa magkakaibigan, di ba? Kasi nga, kung walang away-away, kung ano, hindi mo mapatunayan kung tunay ba kayo magkaibigan o tunay mo ba siyang kaibigan. Dati po, meron po akong kaibigan na sobrang close, as in, hashtag, close na close. Ayun, hindi mawala yung isang kaibigan na magsiselos ka dun sa kaibigan mo na kaibigan din niya. Alam mo yun? Yung parang, porkit may bago na siya nakilalang kaibigan eh, yung ikaw parang bali wala na. Pero, pinapansin ka na, yung parang bang, okay lang na nandyan ka, okay din yung wala ka. Yung mga ganun ba, parang sa paningin niya hangin ka na. Kasi nga, may nahanap na siya ng bagong kaibigan. Hindi talaga yan mawala sa magkaibigan na yung parang magsiselos ka dahil meron siya nakilalang ibang kaibigan. Naranasan ko po yung hindi magkakaunawaan ng magkakaibigan yon. Pero sa pagdating ng araw, kahit ganun pa man, hindi talaga maiwasan na hindi kayo magkabati uli. Kasi nga, ang tunay na magkaibigan, kahit anong mangyari, kahit may makilala pa siyang iba na maging kaibigan niya, kung tunay mo siyang kaibigan, andyan at andyan pa rin siya. Gani! Gani! Para sa'yo. Para sa inyong relation bilang magkaibigan. Hindi talaga yan mawala. Kahit anong mangyari, mag-away man, kung magka-girlfriend man siya, magka-boyfriend man siya, or may makilala siyang ibang maging kaibigan din, nandyan pa rin siya sa'yo. Yun. So next. Fingers down kung naranasan ko na ba yung pumunta sa school na hindi man lang sumasakay ng tricycle or motor. Yes po, naranasan ko po yan. Alam niyo po, mula first year high school hanggang nag-graduate po, nilalakad ko lang po yung school ko. Totoo po. Yan. Kasi nga dati, medyo, layo kunti yung paralan namin, yung school. Never po ako nakaranasan sumasakay ng tricycle or motor or pinahatid or galing sa school, uuwi, sasakay ng tricycle. Minsan nga, hindi maranasan, di ba? Pag nag-aaral tayo, hindi talaga maiwasan yan. Umulan, init, andyan talaga yan. Dati, naglalakad lang po talaga ako. Yun, naglalakad lang po talaga ako. Meron lang po akong payong. Yun lang po palaban ko sa panahon. Rain or shine, yun. Yun lang po ginagamit ko. Hindi po, never po talaga ako nakaranas na magsakay ng tricycle or motor or whatever. Sasakyan, for wheels. Hindi ko po talaga yan. Kasi nga po sa totoo lang, mahirap po talaga kami. Hirap po talaga kami sa buhay. Kaya yun, never po talaga. Kahit na yung sapatos ko, mula second year, ha? Yun lang ang isipin mo. Mula second year, binili yun. Ukay-ukay pa talaga. School shoes. Pati nga yung uniform ko, nakabili lang ako ng third year. Sikanhan pa, ha? Sikanhan pa sa kaklase. Kasi po, binenta na yun. Binili ng mga ko yun. Grabe talaga yung karanasan ko nung nag-aaral ako. Sobrang hirap po talaga. Pero, nakasubad din naman. Put the fingers down kung naging proud sa'yo mga magulang mo. Yes po, sobrang proud na proud po sa akin yung nanay at tatay ko. Ayun, naging proud po yung mama ko kasi yun nga, palagi naka-award hanggang nag-high school ako. Kahit nung nag-graduate ako na, wala na. Andyan ba yung nanay ko nung nag-graduate ako ng high school? Kaya lang, hindi siya nakating kasi nga po, may sakit na siya. Yun nga, yung tatay ko na lang nag-ating sa akin. So yun, proud na proud po sila kahit hirap kami sa buhay. Sumikap po talaga ako makapagtapos ng pag-aaral. Ayun, hanggang sa nakapag-aral ako ng 2 years course. Ayun, proud na proud ko talaga sila sa akin. Kaya nung 2 years course ako na wala na yung nanay ko. Kasi nga, di ba, first year college pa lang ako, wala na yung nanay ko. Bali yung tatay ko na lang po ang
naiwan. So, yung hindi po siya nakapunta sa graduation ko kasi nga po, medyo malayo yung sana ko nag-aral dati ng naging amo ko na lang po. Siya na po yung pumunta sa graduation ko. So, yun. Lahat ng ating mga karanasan, mga hanas ko sa aking buhay, yung kalaman tungkol sa akin. So, yun. So, guys, hanggang dito lang yung masishare ko sa inyo. Kung ano man gusto nyong malaman, kung ano man gusto nyong ipagawa sa akin, just comment below. May ma-i-video ako sa susunod na vlogs ko. So, yun. Salamat po ulit sa panonood sa akin. Maraming salamat po. So, ito na nga. Yung kape ko. Limamig na. Ito na lang yung video ko. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe. Click ng notification bell para updated kayo sa akin mga video. So, yun. Thank you. Bye-bye.